Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang ganda. Malamig na ang panahon. Kaya nga, nagsisimula na po no, yung Simoy ng Hangin Gym, papunta na ng Pasko. Ayan! At syempre, bago mapunta tayo sa Pasko, mauna muna ang araw ng mga batay. Kare! Maglalabasan na naman ang mga kaluluwa. Paano kaya ito nga pala, partner, no? Diba, syempre, pandemic, no? Paano kaya? Good luck so, naman sa atin. Wala naman siguro magbubukas na sa cemetery. Virtual na lang daw. Oo. May camera na lang doon. Na papasilip sa loob ng kabaong. Sa loob! Nakakamiss, no? Yung mga... Yung kabaong. Hindi naman, hindi. Yung pag ano, yung wala pa pandemic. Yung, totoo. Yung makikita mo yung mga dati mong katro. Yes, kasi, yung ex mo makikita ko. Tapos yung mga tropa mo noon na... Inaabangan mo sa sementeryo. Ayan. Aabangan mo kung anong forma niya. Ayan, kala mo Christmas party. Pero undas, diba? Yung mga formahan. Tsaka, nakakaloka. Tsaka paano, payabangan. Correct. Sa may bagong jowa. Ganun. Correct. Ayan. Naku, speaking of bagong jowa, G. Ito nga ang iniwan nating tanong sa kanila kanina ay tungkol po sa mga... Jowa bells na nagbabalak nang lumagay sa tahimik. Ayan na. Okay. Ang tanong, ano para sa'yo ang pipiliin mo? Kasal muna bago magsama or live-in muna bago kasal? Eto na nga. Eto na nga eh. Eto na yun eh. Eto na nga yun. So paano ba? Paano ba? Tanungin na ba mo natin sila o... Ano masasabi niyo dyan? Ano masasabi niyo dito mga pangga? Kasi, sige na, pag-usapan lang natin. Kasi sa ngayon, basta uuna yung live-in eh. Oo eh. Diba, ako, wala naman akong partner ah. Oo naman. Hindi naman ako masamang tao na huwag nyo i-quote dito kasi, di ba, syempre, nakagis na natin. No, bago magsama, kasal muna. Yun yung mga yun naman talaga. Natin, yun ang kagustuhan din ng mga magulang. Yun naman talaga yung yes. Ng mga magulang. Pero ngayon kasi sa modernong panahon, Jim. Marahil kasi maraming mga pagbabago. Yes. Like for example, ngayon nga, di ba, mas marami ang live-in muna. Bago, at natutuloy naman sa kasal. Yes. Alam mo kung bakit para sa, on my side, opinion ko lang po ito ha. Siguro kaya muna nagli-live-in para mas kilalanin mabuti yung isa't isa. At maka-sure ball na talagang siya na talaga yung karapat dapat pakasalan. Diba? Yun yung para sa akin. Kasi nga partner, kapag kasi nagpakasal na kasi, wala nang bawian. At hindi lang yun. Siyempre, kapag nagkaroon ng problema, diba, halimbawa, maghiwalay kayo, di ba nagpakasal kayo, napaka-grande. Yes. Hindi ko naman po minamalit yung mga kinasal muna sa una. Oo. Nagsama. Which is yun naman talaga yung karapat dapat talang gawin. Yun lang yung nakikita ko, partner. Uh-oh. Di ba mas maraming live-in? Nagigets ko naman yan. Nagigets mo naman ang partner. Jimbo? Been there. Oo. Ano kasi siguro depende sa kagustuhan yung dalawa, no? And paano ba tatanggapin ng family nyo? Kasi... Tsaka lang naman tayo nagkakaproblema, no? Dahil, syempre, saan kayo titira? Kung magli-live-in kayo. Diba? And, okay ba sa mga magulang nyo? Okay ba sa inyong dalawa yun? Depende yun sa paniniwala nyo rin, eh. Kasi kento yung partner, eh. Kapag, di ba, pag may mag-jowa, kadalasan yan, syempre, papakilala sa magulang, close na sila. Tapos, side ng babae, close na rin sila ng jowa mong lalaki. Kumbaga, partner, anong nangyari? Naging open na. So, yes. Natutulog ngayon yung kumbaga, bilang may mga ibang magulang naman na, syempre, tanggap na nila, may utak na yan. Kumbaga, matatanda na yan. Alam na nila yung mga dapat gawin. Di ba, natutulog yung jowa doon sa bahay ng babae. Isa na lalaki. Di ba, wala nang mali siya. Kasi nung araw, kapag meron, ang lalaki natulog sa babae, hindi po pwede. Yan. Totoo. Kumbaga, away yan. Kumbaga, ano ba mangyayari ng gulpingan ng magulang nun? Correct. Ipapakasal ka kagad nun kapag ganun. Kapag merong... Yung magsama nga lang sa isang kwarto, diba? Hindi talaga po pwede. Diba, sa totoo lang. May advantages and disadvantages kasi. Siguro pwede, maganda, dahil kunwari kung live-in muna, ang sinasabi ng iba, diba, yung tipong matetesting mo. Hindi sa testingin mo siya, ha? Maraming ibig sabihin yung partner yung testing. Kasi kapag malalaman mo yung ugali. Malalaman yung ugali. Tapos, meron pang isang partner, makasurebol na talaga hindi siya baog. Ganon. Diba?
Kumbaga, ay, practical tayo. Real talk to. Doon kayo muna magkakapaan. Kumbaga, okay ba? Swak ba tayo sa isa't isa? Pero may disadvantages din po ang pagli-live-in muna bago kasal. Kasi bakit? Siyempre, nagsama na kayo. At may tendency na maghiwalay kayo kagad. Oo. I mean, di ba, naanakan. Di ba, ganun nangyari. Minsan, ganun na, nagka-baby na. May tendency na pwede kang iwalay kung nag-away kayo na matindi. So, wala naman kayong papel. Wala kayong papel. Or kaya, pwede. O kaya naman, yung feeling na, alam mo yun, yung wala ng element of surprise. Kasi, kumbaga, nagsama na kayo. Di ba? Yung parang iba na yung dating pag kinasal kayo, alam mo na eh. Kasi nakasalamuha mo yung mga in-laws mo dahil nga dun ka nakikitira. Yes, So, gets mo? Yung parang wala nang pinagkaiba sa pag kinasal kayo. Ang ano lang siguro ito, partner, yung syempre, sa deep-in, di ba, walang kasiguruduhan kung kailan kayo magpapakasal. Siguro yun yung pinaka, ano, yun yung pinaka, exciting na part kapag nung nag-propose na siya. Diba? Yun, ay, kikilikin ka pa rin. Kasi syempre, wow, papakasalan niya na, ito na yun. Nakakala ko, live-in lang kami forever. Diba? Yes. Yun yung, andun pa rin yun. Kumbaga parang, kung sa ano kasi, kung para sa akin kasi partner, hindi naman ako, hindi ko naman minamalit yung live-in muna tapos kasal. Kumbaga parang, mas ano nga, mas more na napapractice. Hindi naman napapractice kung ano yung iniisip nyo. Kung paano ba kayo mamuhay. Kung paano kayo magsama ng maayos. Sa bagay. May experience ba? Oo, ano? Sa bagay. May punto, no? Ang mahirap lang din, kapag live-in, eto yun eh, yung sasabihin ng magulang. Kasi di ba kung kunwari, nakikilive-in ka lang, parang andating, wala kayong respeto dun sa bahay. Parang andating, di ba? O, ba't mo dinadala yan? Siyempre, yung privacy ng mga kapatid mo, yung privacy ng mga taong nandun sa bahay. At hindi lang yun. Yung mga kapit-bahay. Correct. Anong iisipin ng iba? And, mismong yung partner mo, hindi siya makakakilos freely. Dahil nga, nakikitira kayo dun eh. Live-in lang kayo. Di ba? So, syempre, ano lang yan, magsistay lang yan sa kwarto, mahihiya. Siyempre, lalabas kapag tapos ako kumain yung lalabas siya pag tapos ako kumain yung magulang. Oo, di ba? Swerte lang nung iba kapag kunwari napupunta sila dun sa ka-live-in partner nila na super warm ang welcome ng family. Meron naman kasing gano'n na nag-work naman talaga yung relationship dahil yung buong pamilya ay mababait. Diba? At marami naman dyan yan at marami naman ding hindi pabor sa gano'n. Oo, depende sa inyo yan. Anong preference nyo? Kaya 'di ba? Pero ano partner eh, no? Ang daming mga kanya-kanyang opinion sa nangyayari ngayon, no? Pero kung sa live-in lang talaga naman kasi, dito talaga yung ano eh, pwede pa kayong mag-ipon muna then bago kayo magpakasal. Pabor ka ba doon? And I mean, diba, ipon muna bago magpakasal. Hindi kasi, diba, nag-live-in nga kayo, kaya hindi mo na kayo makapagpakasal nga kasi nga, diba, parang kailangan nyo muna mag-ipon, ng pera, then after that, tsaka kayo magpakasal. Nag-start. Oo. From start, diba, syempre, wala pa kayong pera, wala pa kayong naiipon. Para sa'yo. Kung alam mo, kasi syempre pag nandun ka, pag in love ka kasi Jim, sa totoo lang, gusto mo kasama talaga siya eh. Pero kapag nandun ka na, pag kinasal ka na, dun mo marirealize na, ay, sana pala hindi mo na kami nag-live-in. Yung parang, alam mo yung may hinahanap ka na parang, ay sayang, baka ganito yung eksena kapag balik, hindi. Kasi ang dami. Pero may advantages din naman nga. Pag sa ano nga. Sa, dahil kumbaga, na-try nyo na lahat. Diba? Nabugnot na siya doon. Wala nang hiyaan. Kumbaga, praktisado na kayo na dalawa. Open na lahat. Pero, ewan ko, no? Depende sa inyong dalawa. Si Ate Jen nag-comment. Sino? Nakikinig yung kapatid ni Jano. Hello. Ano ang sabi? Based ba sa experience mo? Oh my gosh! alam mo naman, partner, no? Hi, Ate Jen! Hello po, magandang gabi po. Sa side ng ganun partner, no? Yung sabi mo nga, na kung sa ano naman, yung kasal mo na bago sama. Kasi andun din yung sasama yung excitement na uy, getting to know each other, marami pa gusto mo sa kanya. Kasi nagkakahiyaan pa kami nung kami ay magjowa pa lang. Nahiya siyang, tawag niya ito, sabi natin, umutot, gano'n. Diba, nagkakahiyaan pa. Real talk tayo, paano maganda, di ba? Nagkakahiyaan pa. Pero nung naging kayo na, ay, grabe naman siya, ganun pala siya. Uy, alam mo, totoo yan yung utot factor. Di ba nakakahiyaan pa naman, jowa-jowa pa. Correct. Ano mag-asawa niya,
Wala na. Palakasan na yan. Utot dito, utot doon. Yun din yung sinasabi ko sa part na magpapakasal ka muna bago magsama. Uh-oh. Kasi yun din yung thrill eh. May thrill. Oo, diba? Nandun. Pero ang mahirap lang din, kumbaga ano eh, parehong may advantages at disadvantages eh. Pag kinasal ka kasi nang hindi muna kayo nagsama, magsisimula uli kayo from scratch. Alam mo yung parang yung mga matitinding away, Jim, doon nangyayari kasi yun eh. Sabagay, at saka yung mga tunay na ugali, maglalabasan. Eh kung nag-live-in na kayo, nalagpasan nyo na lahat, tapos saka lang kayo mag-next step na, sige, pwede pala yun, to. Ito na yung matatagalan ko pala to. Yes. Ito yung time para magpakasal. O, hindi namin kayo ini-encourage na mag-live-in. Ano lang to, opinion lang. Opinion lang to. My friend, opinion lang to. Oh, ano ba, di ba? Pag sa live-in kasi, dito nga yung ibig sabihin ko na pwede pa kayong mag-usap na mag-ipon na tayo muna. Hindi pa natin kaya magpakasal eh. Kung baka parang, andito, kasi yun nga lang, sabi mo, walang kasiguraduhan kasi nga, di ba, live-in pa lang. Oh, pwedeng umalis, pwedeng mag-stay. Yun nga eh, kung baka, pero syempre, nasa pag-uusap ng yes, mag-jowa yan. Yes, nasa inyo yun, di ba? Nasa inyong plan. Ano bang bet ninyong dalawa? Ganon yun eh. Kasi kung kunwari, pala decision ka rin, no? Kung ikaw lang babae ang magde-decide din, ay hindi, gusto ko, kasal muna, ganyan. Kasi depende pa sa pag-uusap ninyong dalawa. Depende sa inyong dalawa. Hindi pwedeng isa lang yung magde-decide. Kasi, yun nga, yung experience ko nga, partner, kumbaga parang, ako kasi, hindi ko naman sinasabing bilang gusto ko nang testingin, you know, anong buhay o anong experience tong ganito. Magtitingin man lang ba? Hindi, yung ano eh, yun yung marami papasok sa utak ng ibang tao na hindi nila alam na kung ako, hindi yung gusto kong mangyari. Gusto kong munang mag-ipon kami, magkasama kami. Yeah, hanggang sa napagkasundo na namin. Siguro hindi muna magbe-baby. Oo. Di ba? Pwede naman gumamit muna ng mga kontra-kontra dyan. Pero ibig sabihin ko, eto, mag-ipon muna. Hanggang sa makapag-ipon na kayo, tsaka kayo magpakasal. Yes. May point doon na, di ba? May point naman na, eto na yung time pa, o pwede masurprise ka na, hindi mo alam na nag-iipon pala si kalibin mo na, nag-propose siya sa'yo, kasal na kinabukasan. Oo. Ganon. Di ba? Kumbaga, depende kasi talaga sa inyo yan eh. Di ba? Mahirap kasi yung kapag nandun ka na talaga eh. Mm-hmm. Ako kasi parang ang pinaka ano ko dito, kapag gusto mo na talaga siyang kasama, alam mo yun, nandun ka na sa point na, gusto ko na itong kasama. Pero hanggat maaari, di ba? Ang pinakamaganda talaga, syempre, sino ba namang hindi nangangarap na magpakasal? Di ba? Pangit lang talaga kasi ang dating sa atin, no? Lalo na dito sa Lipunan, kapag nag-live-in kayo bago kasal. Correct. Pero, kung yun yung nag-work sa inyo eh. Kumbaga yung muna yung nauna eh. Kasi hindi ko naman, may survey ba? May survey na pala. May survey na pala. Alam mo meron, laging usapin yan, Jim. May lumabas na sa survey na mas marami bang naghiwalay nung kasal na o mas marami talaga naghiwalay nung nag-live-in lang? Wala pa, no? Wala pa, no? Pero mas maganda yun, diba? Kasi di ba, ang daming bonggang kasalan, no? Ang daming mga ganyang ganap, sa ibang bansa pa nga. Correct. O ano? O, naghiwalay din. Mas tumagal pa nga yung kapitbahay namin na live-in lang. Di ba? Mas matagal pa. Di ba, partner? Mas matagal pa. At correct. Ang inanda lang nila, partner, family lang. Kasi syempre, lang yan eh. Sa kanya-kanya lang. Kumbaga parang, yung live-in lang, kaya na lang sila, get together, yung kasal talaga. Ito, pinakamagandang puntong nabasa ko. Sige. Sabi rito ni Marilis Ramirez, dapat pag nag-live-in, bumukod na sila. Ayan yung tinutumpok ko, ayan yung nasa isip ko kanina pa na hindi ko mahalukat. Totoo. Bumukod. Yun lang ang point natin, no? Kasi kapag kunwari nag-live-in tayo na may kasamang family, ang hirap. Mahirap talaga pangga. Okay. Kung kunwari sa'yo, madali, dahil taga-ron ka, paano yung partner mo? Hirap talaga siya. Kahit sabihin niya na hindi okay lang, hindi pa rin. Kasi di yan makakakilos ng normal. Tsaka kumbaga, pangit nga yun sa magulang na nakikita na gano'n ang anak nila. Yes. Yes. Dito natutulog yung lalaki. Respeto mo rin sa family. Kung sa, di ba, yung lalaki natutulog sa bahay ng babae, tapos naman yung babae natutulog sa bahay ng lalaki, yung magulang, iba yung siyempre, baby ka nila, di ba? Siyempre, gusto nila, tapos may marinig sila, may kumakalubog. Di ba lang ako nag-aaway, nagsusuntukan. Pero,
partner, yun nga, pag nagbukod sila, at may mga magandang trabaho naman, nauna naman yung living nila, siguro maiintindihan din ng mga magulang na siguro ito, siguro kailangan mo na nila mag-ipon, o ayaw mo na mabigla kasi para sa pag nagpakasal sila. Yes. Actually, yun naman number one factor ng iba eh. Yun yung number one reason eh. Kung bakit nagli-live-in muna yung iba, diba? Dahil syempre, pinaghahandaan nila yung kasal. Eh kaso, wala. In love ka na. Gusto mo na siyang kasama habang naghihintay. Yung iba nga, diba, nauna na ngayong anak eh. Diba? Bago, diba, nag-live-in, nagka-baby na sila. O tapos, pero hindi pa huli ang lahat. At pwede pang may kasal sila. Oo. Ano kasi yan eh. Ang hirap na kapag pinasukan natin ang religion dito. Diba? Oh. Yan lang naman kasi yung pinakamahirap na bagay. Diba? Dahil syempre may kultura tayo, may relihiyon na tinatawag. Pero kung ano kasi yung magpapakomportable, yung wala ka namang, alam mo yun, tanggap ng buong pamilya ninyo, depende talaga yan mga pangga. Mahirap kasi kapag pinasukan na natin ng relihiyon. Of course, bawal naman talaga yan. Kung kunwari ang paniniwala mo, eh hindi talaga po pwede. Maraming bagay na hindi talaga po pwede. Pero sa 'di ba, sa ngayon kasi hindi naman natin hawak ng kumbaga na sa mag-partner yan, eh. Depende sa kung ano gusto nila, anong plano nila. O gusto nila, eto muna tayo, mag-ano muna tayo, umuubang muna tayo ng bahay, magsama muna tayo. Which is ano naman, kasi kung kilala naman ng magulang ng babae yung jowa niya at nung lalaki naman, magkakilala, at napag-desisyon na naman na dito lang muna. Maintindihan naman niya kasi may mga edad na yun eh. Kumbaga alam na nila yung mga... Malaki na alam niya yung mga pwedeng... Basta gusto niya pareho. Ang pangit lang naman dito, kapag kunwari yung babae gusto live-in, yung lalaki ayaw, kasal muna. Ayun ang hindi talaga po pwede. Kapag ganyan po, pag ayaw ng partner nyo, di ba, hindi kayo magkasundo, wag nyo nang ituloy. Yun lang yun. Kailangan iisa kayo ng desisyon. Magkaparehas lang talaga ng desisyon. Hindi para yung isa yung tama ka, kasal, tapos lipin na lang. Hindi ang gulo. Minsan kasi nangyayari lang naman yung mga bagay dahil sa sitwasyon. Diba? Pero kung ikaw, ang pangarap mo naman talaga, syempre yung sumunod naman sa tama. Sino ba naman baliw na, diba? Sino pa naman mga kababaihan na ayaw ikasal? Diba? Ikasal, diba? Para magsama na kagad. At maging legal na, diba? Makikita niyo. Yun yung maging point, maging legal sa mata ng mga kaibigan, sa mga mata ng pamilya. Wala naman sigurong baliw na ayaw ng ganung buhay. Eh kaso nga, minsan may mga bagay na hinihingi ng sitwasyon. Diba? Nagigets yun. Pero sa ngayon, partner, normal na lang eh, di ba? Posible kayo makapangga, wala kayong mga kaibigan na may nagli-live-in na, di ba? Parang normal na lang sa nakikita natin sa mata natin na, magkasama na pala kayo? Nagli-live-in kami kasi, di ba, yun lang yung mga, dati, hindi pwedeng ganun kasi nakakahiya. Mm-hmm. Ngayon, parang lantaran eh. Sa nakikita ko, ha? Yun lang. Pero, proud naman ako kasi yung friend ko na yun, kinasal. Di ba? So, ayun. Hindi pa huli ang lahat. Basta, nasa sa inyo yan. Pero kung ako, kung mag-a-advise pa rin ako sa anak ko, syempre, kasal muna. Kasal, syempre. Hindi kayo pwede magsama, ikakandado kita sa bahay. Ito sabi partner ni Romel, nabasa mo na to, yung ibang magulang naman, okay lang sa kanila na makisama muna ang anak nila sa kanila at yung partner nila para na maobserbahan naman nila kung talaga kaya nila. May mga ganun nga. Sa mga magulang. Pero hanggat maaari talaga, syempre kung ako magiging nanay, mahirap para sa... I mean, gets nyo. Di ba syempre pag ikaw yung gumagawa, hindi, sige, okay lang yan. Pero pag may anak ka na kasi, iba eh, mahirap. Sabi niya ito, kami gusto ko kasal muna bago magsama. Sabi nga muna, pero ang number one na priority nyo, maghanap muna kayo ng jowa. Kasi kung nag-iisip kayo kung magsasama muna bago kasalin. Tsaka naman sa ano naman, sa mga taong, di ba, sa mag-jowa naman, di ba, kayo naman bilang babae, kapag naman gusto na mag-live-in, syempre make sure na sigurado ka talaga sa taong sasamahan mo. Yun ang mahirap. At meron kayong stable na trabaho. Di ba? Mapag-uusapan na, ba't pa natin kailangan mag-live-in? Magpaasala lang tayo. Correct. Kasi ba't pa kayo maghihintay na mag-live-in? Magsasama rin kayo, di? Pakasal na kayo, tapos. Tama. Baka sila, testingin lang muna eh. Di ba? Yun ang mahirap. Kung ano ko baka, testingin ng ugali. Trial and error, ganun. Testingin ng ugali, kung talagang, eto ba talaga eh, siya talaga. Lalabas at lalabas pa rin po ang mga ugaling tinatago. Pagkasal na kayo at pag matagal na. Actually, hindi sa pagkasal eh. Pag matagal na kayo.
Kasi correct. Meron namang mga hindi kinakasal talaga eh. Oh. Lalabas at lalabas talaga yan at magkakakilala kayo. Ang pag-ibig, tsambahan po talaga yan. It's a gambling. Yes. Sugal. Gamble yan. Gambling. Ayun nga, partner. No? So, karamihan dito nakita ko ha. May mga gustong ito. Kaya nga po ako, tinatanong ko muna yung anak ko. Ay, ito na, sa anak na tayo. Oh. O, kasi sa anak ko kung paano ang pagsasama nila. Kasi live-in lang sila eh. Ako po kasal, o. Oh. Sabi ni diba? Ate Baby, oh. Ang hirap na kasi kapag ganyan. Lalo na kung kunwari ikaw, oh, nag-live-in ka. Tapos yung anak mo, bilang magtatanong sa'yo, Mami, pwede po ba? Ay, oh. Anak ko na! Sandali, anak! I am not ready! Diba? Oh, sabi niya, no? Kahit matagal na kayong kasal, hindi mo pa din makikilala wala namang ang nabuong asawa mo eh. Hindi mo magagaranti pangga na anghel ang pakakasala mo unless mag-asawa ka ng santo. Yan. O ano ka lang sa Kristan. Gano'n. Diba? Kahit sa Kristan nga eh. Oo, kabagay. Meron din ibang... Wala talaga. Swertihan na lang. Swerte. Swertihan at nasa sa inyo yan. Okay? Ay, nako. Oh, mamaya, balikan pa natin. Kumalma lang kayo dyan, ha? Yung meron pang mga ano dyan. May mga hawak pa. O, dali. Oh, i-share nyo Jasmine mamaya. Nandito. Sumagot si Ate... hello, Ate Jasmine from, ano, Team Saboda. Hello. Hello. Mahal ka daw nila. Ano na balita sa inyo? Ay, nako. Ano lang, partner? Ano lang ako, eh. Parang nag-flashback. Parang nag-flashback sa akin yung tanong na yun. Ah. Mamaya i-share mo kung ano yung ganap. Yung mga... Oo, sige. Diba? Sige. Mamaya meron tayong big revelation. Ang dami ko naman. Again, ang tanong, live-in muna bago kasal or kasal muna bago live-in? Inako. I-share na yan later sa ating pagbabalik. Kaya naman, chill lang kayo dyan, ha? Oh, ingat kayo, ha? Ate Che, ingat ka. Tawa ka ng tawa, Ate Che, ha? Hello po, magandang gabi po. Dayo dyan, magbabalik tayo mga bangga. Kaya naman tutok lang dito sa programa. Anong drama mo? Na 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Sabihin mo!